Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong sabihin ni Doktora Analyn Santos kay Zoey ang katotohanan na mayroon umanong isang bomba na iniligay umano ang bombamer sa Epix Medical Hospital sa kadahilanan na agad nitong naisipan ni Zoey na ikulong umano nito si Doktora Analyn Santos at siya na umano ang gagawa nito ng paraan upang mahanap umano nito ang bomba upang maipagmalaki naman umano siya na kanyang tita Giselle sa kadahilanan. Hidali nitong ipinasok ni Zoey itong si Doktora Analyn Santos sa isang kwarto at kinulong ito. At pagkatapos nitong maikulong ni Zoey itong si Doktora Analyn Santos ay agad naman nitong pinuntahan ni Zoey ang isang bombamer at nang magkaharap na itong dalawa ay dito agad naman nitong tinatanong ni Zoey kung totoo ba umano ang mga sinasabi nito sa kanya ni Doktora Analyn Santos na mayroon umanong isang bomba dito sa Epix Medical Hospital. Sa kadahilanan na ikinagulat naman nito ni Zoey nang bigla na lamang itong humalakak ang isang bombamer. Yan ito si Zoey na sabay-sabay umano si lang mamamatay sa kadahilanan. Natakot na takot naman itong si Zoey sa mga sinasabi ng isang bombamer. At agad naman itong pinakikiusapan ni Zoey. Nagagawin umano nito ni Zoey ang lahat-lahat basta sabihin lamang umano nito ng bombamer kung saan umano nito inilagay ang daladala nitong bomba. At dito nang mapaamo nito ni Zoey ang isang bombamer nang sabihin nito ng isang bombamer sa nasa stockroom umano nito inilagay ang kanyang bag na mayroon umano itong laman na bomba sa kadahilanan na ikinagulat naman nito ni Zoey ang kanyang naririnig galing sa bibig ng bombamer at inulit ito ni Zoey kung saan stockroom umano nito inilagay ang kanyang bag. Dahil nandoon umano nito, ikinulong ni Zoey itong si Doktora Analyn Santos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.